So again, walang pinakitang death card. So si Jovelyn still alive. Okay, goodness. May nagbabantay daw sa kanya. Judgment, okay. Paghuhusga, may offer. Strength. Paghihirap. Okay. Actually, maganda ang pinapakita dito ng barahan, no? Si Jovelyn is captured. Yan. So, ito ay pinagdidesisyonan pa kung papakawalan siya o hindi. Yan, judgment to. Kasi may offer dito. Sa ngayon, nakikita ko nakakakain siya. She has strength, yan. Pero may paghihirap siya. So, habaan lang daw yung pasensya. Yan. Ace of One, makaka-receive daw na magandang balita ang panin. Talagang malinaw na may humahawak sa kanya ngayon. Titingnan natin kung ilalantad ba ng barahan. May pagkakasundo. Pag-uusap. So, may pag-uusap na nagaganap. Pagpapalitan. Barter. Kasunduan. Malaking tao yan sa amin. Tingnan natin yan siya. Pagtutulungan. So, may... Naku. Talagang ano, binalak pala siyang itakas. Ayun o. Dito, hindi siya masyado makatulog. Judgment maker. So, may hawak kay Jovelyn ay isa sa may kaya. May kaya, ayun. So, sa ngayon, nahihirapan siya makatulog. And then, parang nahihirapan siguro itong pakawalan si Jovelyn kasi masyado nag-trending, masyado na-expose yung case niya. Yan. So, pinagpaplanuhan pa talaga. Hindi rin siya mailayo kasi talagang, pero may balak na ilayo si Jovelyn. Sa ngayon, nasa Palawan pa siya, area. So, hindi pa ito talagang nailayo. Dito po ay may pinapakitang powerful person. Hindi natin masasabi kung siya ba ay taga doon talaga or ano. Pero I'm kinda scared kasi pag ganito kasing pinapakita, it's something illegal, something like tinatawag na modus or tinatawag na... Maaaring sa likod po nito ay may sindikato. Okay, which is targeting magagandang babae, may itsura. Yan. So, sa ngayon, dito, she's still alive. Mahirap lang siya nakatulog. Pero, dito sa pinapakita sa akin dito, ang taas ng chances na sindikato ito. Hindi ito yung tipong, talagang nagkataon na siya ang nakita. Hindi talaga ito yung minanmanan siya, na siya yung, snap like that. So, tingnan natin yung last cards. So, naano siya na prospect. Alam mo yun, parang pwede ito. Ko kanina sa book cards sa total. Well, basta ang pinakita sa akin is hindi siya pinilit na sinakay. Yan. Medyo kampante si Jovelyn kasi parang may nakita, may mga nakasabay. Pinihirapan siya ngayon. So, pinag-iisipan lahat. Money. Wheel of Fortune. Okay. Magician. Emperor. Okay. So, sa pinapakita sa akin ngayon, bihag siya, no? Or, may hawak sa kanya. Malalaking tao to. So, King of Wands and then Emperor. So, the Magician, ibig kasi sabihin nito ay tinatawag na may panlinin lang. Ayan, no? So, may panlinin lang po sa pangyayari. Except na po ito, wala naman pong third party involvement. Hindi daw ilabas natin yung third party involvement. Pero ito, para nakuha ang tiwala ni Jovelyn kasi ito, bumiyahin siya na maayos eh. Yan. Pero may perang involved dito. So, I'm kinda scared. Ito, nakapiling siya. Yan. So, sa pinakita sa akin, ay nandyan pa rin siya sa lugar. Walang bakas ng pagbiyahin na tinawid siya ng dagat. And then, sa pinakita sa akin, malinaw na something like maaring nakatulog siya or pinatulog siya. Yan. So, uulitin ko, behind this is merong pag-uusap, negotiation. Pero, behind this is may ibang lahi ako nakikita. So, ang taas ng chances na ito po ay tinatawag na, sindikato. Yan. Wala pong kinalaman dito ang mga love life, mga galit, wala po, kung mapapansin nyo. Ngayon, according sa card, walang bakas na pagkamatay niya. So, again, she's still pulled by, captured by, hindi siya masasabing politician, police, or something like that. Pero may kaya po. May kaya sa buhay. So, mayaman. So, maaring negosyante. Basta may kaya po sa buhay. Yan. So,
si Jovelyn ngayon still hawak po at sa pinakita sa akin sa baraha, malinaw na sa Palawan pa rin siya matatagpuan. Okay? Yan. So, ipagdasal po na nakakaintindi na ipapaintindi ko lang din po sa inyo na humahawak po ako ng high profile cases. Pero pagkaganyan, hindi po namin lahat pinapublic, no? Kasi yan po ay respeto din sa mga kapulisan. Yan. So,